Naalala mo ba noon, kapag gusto mong mag-isa, ang kailangan mo lang gawin ay isara ang kortina. At mayroon ka ng sariling espasyo kung saan kontrolado mo at kayang limitahan kung ano ang pwedeng makita at malaman ng iba. Ngayon, nasa gitna ka man ng lungsod o walang kasama sa tuktok ng bundok, hindi ka na talaga totoong nag-iisa. Hindi na lang telepono at computer mo ang pinag-uusapan natin dito. Parami ng parami sa teknolohiyang ginagamit natin ang nakakonekta na sa internet. Ang mga kotse, refrigerator, kontador at maging mga baby monitor ay walang tigil na sa pagpapadala ng datos tungkol sa iyo at sa pamilya mo. At wala kang magawa tungkol dito. Anong mararamdaman mo kung kaya nang sabihin ng kotse mo sa insurance company mo kung gaano ka kagaling o kasama magmaneho? Paano kung isubong ka ng refrigerator mo sa boss mo na uminom ka ng alak 3 beses na higit sa tamang dami bawat linggo? At paano kung mas matindi pa rito? Paano kung kaya ng gobyerno at ng mga kumpanya na i-access ang mas marami pang datos tungkol sa'yo? Mga pananaw mo sa politika, mga hilig mo, mga nakagawian mo sa pamimili, sexualidad at kalusugan mo. Maaaring wala masyadong kahulugan ang mga datos na to kung paisa-isa. Pero, kapag pinagsama-sama mo, maaari silang maging digital doppelganger mo nang walang pahintulot mo at wala kang kontrol. Sa totoo lang, maaaring mayroon ka na ngayong dose-dosena, daan-daan o maging libo-libong digital doppelganger na hawak ng iba't ibang kumpanya at mga gobyerno. Isang dahilan kung bakit ginagawa nila ito ay para mahulaan nila ang mga kilos mo. Hindi lang ito tulad ng simpleng mungkahi ng isang online retailer na baka magustuhan mo ang isang bagay batay sa mga binili mo na dati. Kapag kaya ng hulaan ng mga kumpanya ang kilos mo, kaya ka na rin nilang singilin ng mas mataas ayon sa binayaran o ginastos mo. Maaaring may mga employer na hindi napapansinin ng job application mo. May mga insurer na mas mataas na ang sisingilin sa iyong premium. Tatanggihan ka na ng mga bangko kahit nagbabayad ka naman ng utang. At ang mga pulis, baka mas kikilatisin ka bilang tao dahil lang meron silang hindi gusto tungkol sa digital doppelganger mo. Hindi lang yan, maaring maapektuhan din ng mga anak mo. Paano na lang kung tanggihan ng isang paaralan ng 4 na taong gulang mong anak dahil lang hindi siya tugma sa profile ng isang batang magiging modelong estudyante matapos ang ilang taon? Pero alam mo ba kung anong mas malala? Kapag ang isang doppelganger mo ay hindi naman tugma sa totoo mong pagkatao, pero sa kabila ng mga mali-maling impormasyon, may mga ginagawa pa ring desisyon tungkol sa'yo. Ito'y isang laro na wala kang panalo. Pananamantala ito. Ganyan siya kasimple. Sa Privacy International, hindi kami naniniwalang parte na ng pagsulong ng teknolohiya ang sobra-sobrang paggamit ng datos. Hindi dapat natin ito basta tanggapin na lang. Kailangan makipagsabay ng batas sa teknolohiya. Kailangan natin ng kontrol sa ating datos at sa datos tungkol sa atin. Kontrol sa kung sino ang makakagawa, makakakolekta, makakakuha at makakagamit nito sa paggawa ng mga prediksyon at desisyon tungkol sa atin. Alamin kung paano natin ito magagawa. Bisitahin kami sa privacyinternational.org.